Magandang gabi sa inyong lahat at dito tayo muli sa panibago nating paksa na ating pag-aralan ngayong gabi. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, nais kong babatiin ang bawat isa sa inyo, sa inyong mga tahanan ng magandang araw, magandang gabi, anumang oras na kayo nanonood sa inyong mga telebisyon, sa inyong computer, sa inyong tahanan, ay binabati namin kayo ng magandang araw. Bago tayo dadako sa ating talakayan, panibagong paksa ang ating pag-aralan ngayong gabi. Ang title po na ating pag-aralan ay ang Investigative Judgment. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, bitahan ko kayo na yuyuko ng inyong mga ulo para sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagagalak muli, Panginoon. Na sa gabing ito, muli ninyo kaming ginagamit sa gawain ng pangangaral. Hinihiling namin, Ama, ang inyong pangangasiwa sa mga kaibigan namin na nasa kanilang mga tahanan. At sa gawaing ito na aming ginagawa, sana maabot namin ang kanilang pangangailangang espiritual. Tulungan ninyo sila na sa paglilingkod namin ito, kanilang maunawaan, Ama, lalo tigit sa lahat ang topic naming pag-aralan ngayon tungkol sa paghuhukom. Hiniling namin ang inyong pangangasiwa, pinapanalangin namin ang banal na espiritu na siya pong gagamit sa amin, siya pong mangangasiwa sa aming pag-aaral. Ibigay ninyo sa amin ang karunungan saan mang mga bagay na aming natutunan at napag-aralan. Pagkaloob ninyo na ipalala ang higit sa lahat ang mga importanteng bagay. Umasa din kami sa inyong pangangasiwa sa aming tagap-subaybay na naghahanap ng katotohanan na inyong pangasiwaan ang kanilang buhay. At balang araw makikita namin sila sa inyong kaharian. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangit. Panalangin din namin ng inyong pangalan nawa ang maluwalhati sa gabing ito. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat at dito tayo sa ating topic ngayon, ang Investigative Judgment. Amin na itong natatopic sa mga talakayan na kasama si Brother Noel, pero gusto kong mapapangasiwaan ang topic na ito na nag-iisa sapagkat nais kong ma-emphasize ang mga bagay na aming nakaligtaan. Una, at ito yung ating topic, Investigative Judgment. Actually, sa paghuhukom ng Panginoon, mayroong tatlong piece of judgment. No? Mayroong three piece of judgment in the Bible. At ang unang judgment, ito po'y tinatawag na Investigative Judgment. Ano po itong Investigative Judgment? Ito po ang judgment na kung saan ang audience dito ay ang mga anghel. Ito po yung judgment na gagawin ng Panginoon sa langit at ang kanyang mga audience ay ang mga anghel at ito po yung mangyayari bago darating ang Panginoon sa ikalawang pagkakataon. At ang pangalawang judgment, ito yung tinatawag na millennial judgment at ito, ipapangako ko ito na susunod na topic at susunod nating pagtuturo matunghayan ninyo itong millennial judgment. Ano po itong judgment na ito? Pagdating ng ating Panginoon sa lupa, dadalhin niya ang lahat na maliligtas. Buhay man siya o patay, ay dadalhin siya sa langit na bayan to participate the millennial judgment. Ito po'y may kinalaman sa 1,000 taon at itong 1,000 taon, hindi po ito bakasyon, kundi dadalhin niya lahat na maliligtas sa langit para mag-participate sa pangalawang piece of judgment, itong millennial judgment. At ang pangatlong judgment, ito po'y tinatawag na executive judgment. Ito po yung the close of earth history sapagkat dito na susunugin ng Panginoon ang lahat ng mga masama kasama ni Satanas at ang kanyang mga anghel at sila po'y magiging abo sa ibabaw ng lupa. At pero ang ating talakayin ngayong gabi, ito po yung investigative judgment. Ano po ang judgment na ito? Ang judgment na ito, tinatawag po ito na the trial of the ages. Sapagkat ito'y gagawin ng Panginoong ang paghatol na ito, kanyang gagawin bago siya babalik sa ikalawang pagkakataon sa ating planeta. At dito po desisyonan ng Panginoon kung sino ang maligtas sa kanyang pagdating at sino ang magiging karapat-dapat. Ang hindi po magiging karapat-dapat sa kanyang pagdating, sila po hindi makatingin. Ngunit sa mga taong maliligtas, sila po sasalubong sa Panginoon sapagkat nadidesisyonan na ang kanilang mga buhay. Now dito ating pag-aralan ngayong gabi, kung mayroong paghuhukom sa langit bago darating ang ating Panginoon, ang tanong ngayong gabi na ating sasagutin sa Biblia, sino ang magiging tagapaghatol sa paghuhukom na ito?
Kung mayroong paghuhukom na gagawin sa langit, sino kaya ang magiging tagapaghatol? Kung ating babasahin sa 3:35 ng Juan, ito po yung nakasulat, sinisinta ng ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ano daw ang nakasabi ng talata? Minamahal ng ama ang kanyang anak at kanyang ibinibigay ang lahat na bagay sa kamay ng kanyang anak. So sa talatang ito, atin bang sa 5:22-23, dito magiging mas malinaw pa na sino ba ang mangangasiwa sa paghatol. Sabi niya dito sa 22, sapagkat ang ama ay hindi hahatol sa kanino mang tao, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At binigyan niya siya ng kapamahalaang maghatol sapagkat siya ang anak ng tao, upang papupurihan ng lahat ang anak. Gayon din naman, kanila, sa kanilang pagpupuri sa ama, ang hindi pumupuri sa anak ay hindi pumupuri sa ama na sa kanya'y nagsugo. Pagtitingnan natin ang talatang ito, dito po ating maintindihan na ang paghatol na gagawin ng Diyos sa langit, hindi po ang Diyos Ama, hindi po yung God the Father ang maghahatol sa sansinukob o sa mga tao sa sanlibutan, kundi ang kanyang anak. Sapagkat nababasa nating talata, ang ama ay hindi hahatol sa kanino mang tao. Kahit isang tao, hindi hahatol ang ama. Kung di ito'y kanyang ipinagkaloob sa kanyang anak at binigyan siya ng kapamahalaang maghatol sapagkat siya ang anak ng tao. Bakit ito'y ginagawa ng God the Father? Isa lang ang kadahilanan kung bakit ang God the Father hindi hahatol sa ating sanlibutan. Bakit niya ito pinagkaloob sa kanyang anak? Sa isang kadahilanan. Sa tatlong persona ng kadiyusan, ang God the Son, si Jesus Christ lang ang nagiging anak ng tao. At itong pribilehiyong ito binigay niya kay Jesus Christ sapagkat sa kanilang tatlong kadiyusan, sila lang ang nakaranas na magiging tao. No? Kaya nga si Jesus Christ, sa paghahatol na ito, siya ang mangangasiwa sa paghuhukom o siya ang magiging judge. Now dito sa pagbabasahin nating gawa, ito po ang patutuon ni Apostol Pedro habang siya nangangaral sa bahay ni Cornelio. At sabi niya dito sa Gawa 10:42-43, na sa amin ipinagbili niya at magsipangaral kami sa bayan. Ito yung sabi ni Pedro. At saksihan na siya ang itinatalaga ng Diyos na magiging hukom sa mga buhay at sa mga patay. At walang ibang tinutukoy dito si Apostol Pedro na tinatalaga ng Diyos na magiging hukom sa mga buhay at sa mga patay, no other than Jesus Christ. No? Sagay nga, sa paghuhukom sa investigative judgment, ang ating huwes, ang ating judge, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ating pag-aralan din ngayon, kaya nga ito yung sabi ni Apostol Pablo sa hukumang ito, sapagkat si Kristo pala ang magiging tagapaghatol. Ito yung sabi ni Pablo sa 2 Corinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa na tumatanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginagawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging ito'y mabuti o masama. Kaya nga malinaw sa sulat ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga tao ay haharap sa kanyang sa hukuman ni Kristo. At dito maliwanag sa 14:12 ng Roma, kaya ang bawat isa sa atin ay magbigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. At dito sa hukumang ito, sinasabi ni Apostol Pablo, bawat isa, at kung bawat isa ay magbibigay sulit sa kanya sa hukuman ng ating Panginoong Hesus, ikaw at ako kasama sa magiging huhukuman ng Diyos sa darating na araw. Ngayon ating pag-aralan ngayon, kasunod nating pag-aralan, nalalaman na natin kung sino ang hukom at ano ang mangyayari. Atin namang pag-aralan ngayong gabi, sino ang magiging abogado sa hukumang ito? Napapansin ninyo kapag mayroong mga tao na mayroong kaso na hinaharap, hindi siya makaharap sa hukuman kung wala siyang abogado. At ito din ang kailangan sa hukuman sa langit, ang isang makasalanan, mayroon siyang abogado na iharap sa harapan ng Diyos. At ating babasahin ngayong gabi, sino ba ang magiging abogado ng mga taong huhukuman ng Diyos pagdating ng araw? Kapag ating babasahin itong tala sa unang Juan 2:1,
at unang Timoteo 2:5, ito po yung nakasulat. Ang mga bagay na ito, sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Sino ang ating tagapamagitan sa pagdating ng paghatol? Si Hesukristo ang matuwid. Na ating pagbabasahin dito sa Timoteo, ito yung sabi ni Apostol Pablo, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. At sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Wala nang ibang nakasulat sa Biblia na tagapamagitan ng isang taong makasalanan. At ang tagapamagitan natin, siya din ang magiging abogado sa hukumang ito na gagawin ng ating Panginoon. So kung si Jesus ang hukom, siya din ang magiging abogado sa bawat isa. At aking natitiyak, kapag haharap tayo sa hukumang ito, kung ang ating buhay nananahan na si Kristo at kung sa ating buhay mayroon ng ginawa na siya na Panginoon at tagapagligtas natin, sigurado ako mga kapatid na sa hukuman na ating haharapin ay absuelto na tayo. Ngunit ating pag-aralan pa ngayong gabi, nakikita ninyo yung larawan? Kapag tayo'y haharap sa hukuman ng Diyos, ang ating tagapamagitan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ating pag-aralan kasunod ng ating itatalakay, kapag ito ang mangyayari, no? Ano ang magiging standard sa paghuhukom na ito na gagawin ng Panginoon? Ano naman ang standarte ng kanyang paghuhukom? Ang ibig kong sabihin, ano naman ang pamantayan ng Diyos sa kanyang paghatol? No? Ano bang basihan ng Diyos kapag huhukuman niya ang bawat tao na nagkakasala sa harapan ng Diyos? Kapag ating babasahin itong Santiago 1:12, ito po yung ating pag-aralan ang pamantayan o standard ng Panginoon sa paghuhukom niya. Kapag ating babasahin itong 2:12, ito po yung nakasulat, gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, gaya ng taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Kaya nga sabi, ano daw ang standard ng Panginoon? Ay huhukuman tayo sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Kaya nga sabi ni Santiago, Apostol Santiago, gayon ang inyong gagawin. No? At gayon, kagaya ng taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Anong ibig sabihin ni Apostol Santiago? Na kapag tayo'y haharap sa hukuman ng Diyos, ang gagamitin ng Diyos na standard o pamantayan sa kanyang paghatol sa bawat tao ay sa pamamagitan lang ng kanyang kautusan. Paano natin patunayan? Ito pong nakasulat sa Awit 96, sa versikulo 13, sapagkat siya'y darating siya sa hukuman upang hatulan ang lupa at kanyang hahatulan ng katuwiran ang sanlibutan at ang kanyang katotohanan ang mga bayan. Dalawang pamantayan ang gagawin ng Panginoon sa talatang ito. Ang kanyang hahatulan ang lupa, ang hatulan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. At ang pangalawa, ang kanyang hatulan niya sa pamamagitan ng katotohanan ang bayan. Ating unawain itong dalawa na pamantayan ng Panginoon sa kanyang paghatol. Una, itong katuwiran. Ano bang mga talata na nagpapaliwanag tungkol sa katuwiran ng Diyos? Kapag ating babasahin, dito natin maintindihan ano ba itong, ano kung ito ang pamantayan ng Panginoon na hatulan niya ang ating sanlibutan sa pamamagitan ng katuwiran at ang bayan sa pamamagitan ng katotohanan, ano ba itong katuwiran ng Diyos na magiging pamantayan sa paghatol? Kung ating babasahin itong Awit 119:172, ito po yung nakasulat. Ito po yung binabanggit ni David. Awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat mong utos, lahat ng mga utos mo ay katuwiran. Ano daw yung utos ng Panginoon? Lahat ng utos mo ay katuwiran. So, ibig sabihin, kung true righteousness, hatulan niya ang ating sanlibutan, at ito po'y tumutukoy na ang batayan o pamantayan ng Diyos o standard ng Panginoon sa kanyang paghatol, walang iba ang kanyang kautusan. Na, pangalawa, ito naman sa katotohanan. Ikaw malapit o Panginoon at lahat mong utos ay
katotohanan. So mapapansin ninyo, ang pamantayan ng Diyos sa paghatol sa tao, isa lang. Walang iba kundi ang kautusan na kanyang binibigay sa tao. Ito ang magiging pamantayan ng Diyos. And lo and behold, habang tayo nabubuhay ngayon, tatanungin kita, paano mo ginagawa o paano mo sinusunod ang kautusan ng Diyos sa iyong buhay? Sapagkat sa darating na paghatol, ito ang gagamitin ng Diyos sa pagharap sa Kanya. Sa pagharap mo sa Kanya, walang iba siyang gagamitin, pamantayan niya sa paghatol kundi ang kanyang kautusan. Ating babasahin, kaya nga, lahat na mga tao, isa lang ang standard ng Panginoon sa kanyang paghatol at nakarecord lahat ang ating buhay at titingnan ng Panginoon kung paano natin, ano ang ating attitude sa kautusan ng Diyos ngayon na binibigay sa tao sa ating sanlibutan. At ito yung talata sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano daw ang buong katungkulan ng tao? Oh, lahat matakot sa Diyos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaibigan, kung iniisip mo na ikaw ay tao katulad ko, mayroon tayong katungkulan. At ang ating katungkulan ay ang pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa kanyang kautusan. Sapagkat ito yung sabi pa sa 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Ano yung dadalhin niya? Ang bawat gawa natin sa kahatulan. Anong mga gawa na hatulan? Kung ang utos niya ay sinunod natin. Kung ang utos niya ay tinatakwil. Kaya nga, kung ano ang magiging destiny natin, ano ang magiging final verdict, ito ay nakasalalay sa kautusan ng Diyos kung paano natin ay iniingatan at tinutupad. Ha? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati sa mga kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Lahat ng mga gawa natin, dadalhin niya sa kahatulan. We are saved by grace, but we are judged by works. Kaya nga yun yung saan ang works na i-judge ng Panginoon kung paano natin isinasagawa ang kanyang mga palatuntunan at mga kautusan. Now dito tayo, sa paghahatol na ito, ito yung sulat ni Apostol Pablo, no? And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him of to whom we must give account. No? Sa lahat ng mga linalang sa paghahatol na yon, ay walang kubli. No? All things are naked, sabi niya dito. Lahat ng mga bagay ay hubad. No? At bukas sa kanyang mga mata, kung saan haharap tayo sa paghuhukom sa tagapaghatol. Now, ngayon ating pag-aralan ngayon, habang nandito si Jesus Christ sa ating sanlibutan, kasama ba sa aral ni Kristo ang turo tungkol sa paghuhukom? No? Habang nagtuturo si Kristo dito sa lupa, sinasabi ba ni Jesus Christ na tayo'y haharap sa paghuhukom? Ito po yung nakasulat sa aklat ng Juan, Mateo 12:36-37. Ito po yung sulat sa 36. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na nabigkas ng walang ingat. Ano daw? Sa araw ng paghuhukom, mayroong paghuhukom na binabanggit si Jesus Christ. At sa araw ng paghuhukom na ito, pananagutan ng bawat tao ang mga salitang lumabas sa kanilang labi na walang ingat. Sa 37, sapagkat sa pamamagitan ng inyong mga salita ay pawalang sala ka. At sa pamamagitan ng iyong salita ay hahatulan ka. No? Mapapansinin ninyo, kahit pala sa mga salita natin na walang ingat, dadalhin ito ng Diyos sa kanyang hukuman. At si Jesus Christ mismo ang maghuhukom. Siya din ang nagsasabi patungkol dito. Anong mga salita na dapat nating ingatan? Ito yon. Itong mga salitang angry words na binabanggit. Minsan tayong mga tao, madali tayong magagalit. Mayroong mga tao na magagalitin ang kanyang likas. Kunting pagkakamali, kahit anak niya o kaibigan ay magagalit na.
sapagkat siya'y magagalitin. Ito pong ganitong uri ng mga salita na lumalabas sa ating labi habang tayo nagagalit ay pananagutan natin ito. Ha? Kaya nga tayo ay mag-iingat. Ano pa yung mga iba nating mga salita na dadalhin sa hukuman ng Panginoon? Ito yung tinatawag na curse words. Yung mga pagsumpa natin sa ating kapwa, ito pong mga salitang ito ay pananagutan natin sa harapan ng Panginoon. Ano ito? Yung mga critical words. Ano po itong mga tinatawag na critical words? Yung katulad dito sa pagharap ni Kristo sa hukuman, mayroon mga tao dito, mga bulaang mga witness. Mga saksing bulaan, ito po'y tinatawag na mga critical words. Sapagkat gumawa ka ng kabuluan ng salita na hindi karapat-dapat. At ito po'y ating pananagutan. Ano pa yung huli? Ito yung tinatawag na words of betrayal. No? Katulad sa ginagawa ni Judas kay Jesus Christ o sa ating kapwa. No? Ito yung mga salita na ating pananagutan sa kanyang hukuman. Sa paghuhukom na ito, ang paghuhukom ba ay kasama sa walang hanggang balita? Kapag ating babasahin itong Apokalipsis 14, makikita ninyo ang tatlong mga anghel na mayroong dalang pabalita na walang hanggan na ibabalita sa lahat ng nananahan sa lupa. Pero sa tatlong anghel na nagdala ng balita, kasama ba ang paghuhukom? Kapag ating babasahin yung Apokalipsis 14, size at city, ito po yung nakasulat, no? At nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa at bawat bansa, lipi at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa sa langit at lupa at ang dagat at ang bukal ng tubig. Napapansin ninyo dito sa tatlong anghel na nagdadala ng walang hanggang pabalita, sa unang anghel, sinisigaw na niya, matakot kayo sa Diyos. Magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Ito yung binabanggit ng anghel na sa kasalukuyang panahon dumating na. At ating pag-aralan mamaya, kailan ba mag-umpisa ang panahon ng paghatol. No? Ating pag-aralan din ngayong gabi, kung mayroong paghuhukom na gagawin ang Panginoon, mayroong paghatol siyang gagawin sa lahat ng mga tao na nananahan sa lupa, paano niya dadalhin ang paghuhukom sa lahat ng sikritong mga bagay ng mga tao? Ang paghuhukom na ito, binabanggit ko sa inyo na ang audience dito ay mga anghel. Ang unang piece of judgment, kung mayroong paghuhukom na gagawin ang Diyos, ang kanyang mga audience ay ang mga anghel. At sino itong mga anghel na kasama sa paghuhukom na ito ay ang mga guardian angel natin. No? Bakit ang mga anghel ang audience? Alam ninyo sa paghuhukom, mayroong tatlong uring paghuhukom sapagkat mayroong tatlong isatisfy sa judgment ng Panginoon. At ako'y nakakatiyak na sa judgment na ito ay lahat isasatisfy ng Panginoon. Una, ang gagawin ng Panginoon sa unang paghuhukom, sa paghatol ng Panginoon, ang kanyang audience ay ang mga anghel. Bakit mga anghel? Sapagkat kasamang nabibiktima ang mga anghel ng Diyos sa rebellion ni Lucifer sa langit. In fact, kasama na nadala ni Lucifer dito sa ating planeta ay 1/3 ng mga anghel. At nung nahulog si Lucifer dito sa lupa, gumawa siya ng pandaraya sa Garden of Eden na daya ang tao at sila'y nagkakasala. Kinumisyon ng Panginoon ang lahat ng mga anghel na nandoon sa langit ng bawat taong nagkakasala. Sila ang magiging guardian angel. Ano ang gagawin ng mga tao? Sila ang tagatala sa aklat ng mga records doon sa langit, bawat tao na namatay o buhay sa araw ng paghuhukom, ang kanilang guardian angel, sila ang nagtala kung ano ang nakasulat o ano ang kanilang ginagawa araw-araw. Kaya nga, walang makakatanggi. At sa paghuhukom na yon, ang mga guardian angel natin, sila po yung imbitahan ng Panginoon sa paghatol ng bawat isa sa mga taong maliligtas o hindi maliligtas. Kaya nga sa paghuhukom, sa
unang piece of judgment, sa investigative judgment, ang mga audience po dito ay ang mga anghel. Pero ano ang kanilang gagamitin sa paghuhukom na ito? Ating babasahin, sapagkat sila po itong audience o sila po itong witness sa paghuhukom na ito, at lahat ng mga tala, sila mismo ang sumusulat sa mga aklat, kaya nga sila mismo ang gagamitin ng Panginoon na witness sa bawat tao na kanyang hukuman. At sa pamamagitan, paano niya huhukuman ang mga tao? Ito yung tanong. Paano niya dadalhin sa paghuhukom ang lahat ng sikretong mga bagay ng mga tao? Sa pamamagitan ng talaang aklat. Now, ating babasahin mamaya, ilan ba itong aklat? Pero ating pag-aralan muna. No? Ang panauhin sa paghuhukom na ito. Aking minamasdan hanggang sa ang mga luklukan nangalagay. No? Nakita ni Propeta Daniel ang paghuhukom na ito. Minamasdan niya ito hanggang ang mga truno nangalagay. At isa sa mga matanda sa araw, ay nakaupo. At ito yung matanda sa araw, referring to God the Father. At ang kanyang suot ay maputing parang nebe. At ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay ningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumalabas, nagmula sa harap niya. Mga libo-libo naglilingkod sa kanya, mga 10,000 na 10,000 nagsisitayo sa harap niya, ang kahatulan na lagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Now, ngayon ating isisitol ito, sino ba itong libo-libo, mga 10,000 na nagsitayo sa harap niya, sa luklukan ng God the Father? At yung kahatulan ay nalagda, anong binuksan nila? Nang nag-umpisa ang paghatol, ang mga aklat ay nangabuksan. Pagsabing mga aklat, hindi lang yan isang aklat. Referring to two or more than two. Ating pag-aralan ngayon, no, at dito sa 13, ako'y nakakita, sa paghatol na ito, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi. At narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit niya sila, nila siya sa harap niya. Ngayon ay papaliwanag ko ito sapagkat mayroon pong mga symbolical words na dapat nating maintindihan. Kapag ulitin natin yung 13, ako'y nakakita sa pangitain ng sa gabi, narito lumalabas na kasama ng mga alapaap. Ano ba itong mga alapaap? Sa Biblia, ang mga anghel, ang maraming mga anghel, sometimes, nagagamitin ito ng Biblia na mga alapaap. Kaya nga pagsabi niya, si Jesus darating na nasa mga alapaap, ang ibig sabihin po niyan, kasama niya ang mga anghel kapag siya'y darating. No, napapansin ninyo, habang nag-umpisa ang paghukom doon sa langit, doon ang God the Father, yung matanda sa araw nakaupo at napapaligiran siya ng maraming mga anghel, nangabuksan ang mga aklat, lumabas na kasama ng mga alapaap, sa langit ay isa sa mga anak ng tao. Alam ninyo yung anak ng tao, this is one of the favorite name of Jesus Christ. Sapagkat kung magbabanggit ang Biblia ng anak ng tao, isa lang ang tinutukoy niyan, sapagkat siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Anong ginagawa ni Jesus Christ na dumating nakasama sa alapaap? Siya ay naparoon sa matanda sa araw. At inilapit nila, no? Inilapit siya ng mga anghel sa harapan ng God the Father. At ang ginagawa ng God the Father dito sa 7:14, at binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at isang kaharian upang ang lahat ng mga bayan at bansa at mga wika ay maglilingkod sa kanya, at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at hindi lilipas, ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. No, at dito ang talatang ito, nang binigay ng God the Father ang kanyang kapangyarihan, kasama na dito ang paghatol ni Jesus Christ sa unang piece of judgment. Ating i-settle down itong, sino ba, mapapatunayan mo ba, Brother John, na ang audience doon sa langit ay ang mga anghel? Nung ating binabasa kanina, yung city hanggang Anoybe hanggang Jis, na ang
Mapapansin nito, mga libo-libo naglilingkod sa kanya, mga 10,000, 10,000 nagsisitayo sa harap niya. Ang kahatulan na lagda at ang mga aklat na nabuksan. Sino itong mga panauhin na kasama ng God the Father at God the Son? Kapag ating babasahin itong Revelation 5:11, nakita ko, narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel na palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng mga matatanda. At ang bilang nila, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, at 10,000. Napapansin ninyo, ang pagkasulat sa Daniel City, Noibigis, walang pagkakaiba sa sulat ni Juan sa 5:11, pero yung 10,000 na panauhin na nag-umpisa ang paghatol doon sa langit, walang ibang audience ang Panginoon kundi ang mga anghel. Kaya nga ating makikita sa screen, bawat ng sa paghuhukom na ito, lahat ng mga tao na haharap sa hukuman, ang mga audience niya, no other than the angels. Pero itong larawan na ating nakikita, humaharap siya sa kautusan ng Diyos, pero nakatayo siya. Pero sa hukumang ito, actually hindi siya nakatayo. Ang nakatayo sa harapan ng Diyos sa araw na ng kanya paghatol na ito, walang iba kundi ang mga aklat, na mga talang aklat na sinulat ng kanilang mga guardian angel. Ito ang gagamitin ng Diyos paano sila huhukuman. Kaya nga kapag mabasahin natin yung Daniel City Jesus, sabi niya nang at ang paghuhukom na lagda at nangabuksan ang mga aklat. No? At yun yung ating nababasa kanina. Ating pag-aralan ngayong gabi itong aklat. No? Binabanggit doon yung mga aklat. Brother John, maring magtanong kayo, ilan bang mga aklat sa Biblia, ilan bang mga aklat na gagamitin ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Kung ating babasahin itong aklat ng Malakias 3:16, ating babasahin itong aklat ng alaala. No? Ito po ay nakasulat sa unahin natin itong aklat ng buhay. Ito po yung tala, no, sa Revelation 21:27, Lamb's Book of Life. No, binabanggit doon ang aklat ng kordero, ito'y tinatawag na aklat ng buhay. Meron pong tatlong aklat doon sa langit. Ang unang aklat, ito po'y tinatawag na aklat ng buhay, at ang pangalawang aklat, aklat ng kamatayan, at ang pangatlong aklat, aklat ng alaala. Ang aklat ng alaala, mababasa po natin yan sa Malakias 3:16. Ang aklat ng buhay, mababasa po natin yan sa Apokalipsis 3:5. At ang aklat ng kamatayan, mababasa natin yan sa Isaiah 65:6-7. At sa mga awit 69:28. Atin pong basahin ang mga talatang ito. Ito po yung nakasulat sa Apokalipsis 20. Ibang talata ditong ginagamit ko. 20:12-15, sabi niya dito, at nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, nakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat. Mga aklat, marami yan. At binuksan ang ibang aklat. Sapagkat sa paghuhukom, tatlong aklat ang gagamitin ng Diyos. Aklat ng buhay, aklat ng kamatayan, at aklat ng alaala. At ang mga patay hinatulan ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At dito, ito yung aklat ng buhay, no? Binabanggit doon. At narito, ito yung pangalawang aklat sa Isaiah 65:6-7, narito nasulat sa harap ko. Ano ba itong mga nasulat sa harap ng Panginoon? Ito yung mga aklat ng kamatayan. Ito yung gagantihan ng Panginoon sa kanilang mga ginagawa. Ito yung mga pangalan ng tao. Dito nakasulat ang kanilang pangalan at ang kanilang mga gawa. So, sabi niya sa 6, narito nasusulat sa harap ko. Saan nakasulat? Sa harap ng Diyos. Hindi ako tatahimik, kundi ako'y gaganti. Oo, ako'y gaganti sa kanilang sinapupunan, ang inyong sariling kasamaan at ang kasamaan ng inyong mga magulang ay magkakasama, sabi ng Panginoon. Ay mga nagasunog ng kamangyan sa mga bundok at nagsisitungayaw sa akin sa mga burol at susukatin ko nga ang kanilang unang gawa sa kanilang sinapupunan. Napapansin ninyo? Itong mga gawa niyang kasalanan na kanilang ginagawa, susukatin ito ng Diyos. Sapagkat sa paghahatol,
Dito sila hahatulan sang-ayon sa kanilang mga gawa na nakasulat sa aklat ng kamatayan. At kung sa paghatol ng Panginoon sila po'y hindi maliligtas, dito isusulat ng Panginoon ang kanilang pangalan sa aklat ng kamatayan at dito isinusulat ng Panginoon ang kanilang mga gawa. Ang aklat naman ng buhay, ito po yung mga record kung bakit sila naligtas, sinusulat sa aklat ng buhay at ano ang kanilang ginagawa, bakit sila naligtas. Dito sa pangatlong aklat, ito yung aklat ng alaala. Ito po yung nakasulat nang magkagayod silang nangatakot sa Panginoon ay nangag-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Nakikita ninyo itong larawan, ito po yung mga tao na naglilingkod, nagpupuri, nakikinig sa mga salita, sila'y nangag-usapan. At pinag-usapan nila ang kabutihan ng Diyos at sila'y gumawa para sa gawain ng Panginoon. At ito po'y sinulat ng Diyos sa aklat ng alaala. No? Alam ninyo, anuman ang mga aklat doon sa langit, ito po'y sa pamamag, ano ang ating ginagawa? Tinala lamang ito. Ito ginawa lamang na talaan, ang mga aklat na mga talaang ito, kung ano ang ating ginagawa sa lupa. At ito po'y gagamitin ng Panginoon kapag siya'y maghatol sa ating sanlibutan, kapag ang lahat ng mga tao ay kanyang hahatulan. So the heavenly records reveal God's justice. Ito po yung nakasulat. Ang mga tala daw, ang mga aklat na ito, ito po'y magpapahayag sa hustisya ng Panginoon. Ito, maghahatol ang Panginoon? Bakit siyang kailangan pa niyang hahatulan ang tao? Alam ng Diyos na ang lahat isa sa atin kung siya ay makasalanan, alam niya kung siya ay maliligtas at hindi. Bakit ginagawa pa niya itong proseso na kailangan niyang hahatulan sang-ayon sa mga tala? Sapagkat dito po ipapakita niya ang kanyang justice system of judgment. Kapag ating babasahin ito, kung siya ay Diyos, sabi niya dito, God would never be a righteous God if there were no judgment. Sapagkat siya po ay ang hustisya ng Diyos ng hustisya, hindi po siya magiging hustisya na Diyos, hindi po siya magiging matuwid na Diyos kung wala siyang gagawing judgment. Kaya nga, ang unang isatisfy niya sa kanyang judgment, yung mga angel, mga guardian angels, halika kayo, yung mga binantayan ninyo, hahatulan ko. At sila ang magiging witness sapagkat ang mga anghel nakikita ng kanilang mga mata kung ano ang ginagawa ng kanilang mga taong binabantayan. Kaya nga sila, kung ano ang paghatol ng Panginoon, ay satisfy sila sa judgment na yon. Huh? Hindi siya magiging matuwid na Diyos kung wala siyang gagawing paghatol. You know, in this judgment, God Himself and His people will be vindicated. At saan ito pabor ang paghuhukom na ito? Kung gagawa siya ng paghuhukom, sa judgment na ito, sa paghuhukom na ito, ay ito'y ano, mapapatunayan na ito'y mag-vindicate sa Diyos at sa kanyang mga bayan. Sapagkat ito po'y pabor sa Diyos at sa kanyang bayan. No? Ito po'y magpapahayag na ang Diyos at hustisya, ang kanyang mga bayan, ay nangangailangan din ng hustisya. No? Sapagkat ang bayan niya ay sometimes nakakaranas ng injustice sa planetang ito. Sa pangatlo, but the wicked, those who rejected Him, will be condemned. Ang mga hindi matuwid, ang mga makasalanan sa araw ng paghukom, sila po'y magiging kundinahin. Now dito, ang paghukom na ito, ito ba'y tiyak na darating? Kung mayroong paghukom, ito ba'y darating ang araw ng paghukom na hindi lilipas? So, kung ating babasahin itong gawa, ating intindihin ang mga sulat na ito sapagkat ang paghukom na gagawin ng Panginoon ay referring to the future. Ngayon bang, mayroon bang talata, Brother John, na sa Biblia na kapag ang tao ay mamamatay ay huhukuman? Mayroon tayong mababasa niyan sa Hebreo. No? Sa Hebreo 10, 27 and 28, itinakda ng tao na siya ay mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Ngayon dito ating babasahin, pero mayroong itinakda
ang araw, kailan niya huhukuman ang tao. Pagbabasahin natin itong 17:31 ng gawa, He has appointed a day on which He will judge the world. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Naglaan siya ng oras. He has appointed a day. No? Mayroon siyang araw na itinatalaga kung saan kanyang hatulan at sanlibutan. At sa susunod na ating pag-aaral, ito po'y ating pag-aralan. Kailan itong araw na inilalaan ng Diyos sa paghahatol sa ating sanlibutan? At ang sunod na ating pag-aaral ay ito po'y patungkol sa prophetic revelation ng Panginoon. Atin pong pag-aralan ang Daniel 8 and 9, sapagkat ang mga talatang ito, ito po'y nagtuturo kung kailan ang araw huhukuman niya ang ating sanlibutan. At dito tayo magtatapos at hinihiling ko na inyong abangan ang ating sunod na talakayan, sapagkat dito ninyo maunawaan kailan niya huhukuman ang bayan, sapagkat darating talaga ang araw na kung saan naglaan siya ng panahon kailan niya huhukuman ang bawat tao sa planetang ito. At tayo po muna ay sandaling maghiwalay, at sapagkat sa susunod ay inyong matutunghayan muli ang pangalawa nating topic, kung kailang panahon ay tinakda ng Panginoon na kanyang hahatulan ang ating sanlibutan. At magandang gabi sa inyong lahat.